Epson L121. Paper jump. First method, guys, try natin galawin yung encoder gear or yung tinatawag na encoder disk sensor. Ito yun, guys. So iikot lang natin, guys, hanggang lumambot. Mostly kasi, guys, pag nag-paper jump yung printer tapos walang nabarang papel or something sa loob, ito yung dahilan. Check natin, guys, kung may error pa ba. Dito, guys, hindi na siya nag-e-error. At makikita natin, guys, sa loob, nag-roll na yung mga parts niya sa loob. So kanina, guys, nag-stuck yun, so hindi makagalaw. So yun, nag-e-error siya. Tapos ngayon, itry natin i-test print. Paano mag-test print? So ganito, guys, hold yung dalawang button ng 6 seconds. As you can see, guys, bumalik yung error. So possible ang problema nandito sa loob, guys. So, ito, guys, ito yung pick-up roller niya, guys. Possible kinalawang na yung spring sa loob kaya hindi na siya umiikot. Need natin tong baklasin, guys. Ito na yung second method, guys. Ito na yung roller niya, guys. As you can see, guys, ma-roll na natin yun. At nakikita ko, guys, na kinalawang na yung spring sa loob. Tapos, naputol yung spring. Ito, guys, naputol yung spring. Kaya magalaw na natin yung roller niya. So, gagawin natin ito, guys. Kung may ipapalit kayo, mas maganda. Pero kung wala, pwede natin itong i-repair. So itong naputol na spring, guys, gawin natin pareho nito para may kabit natin dun sa kinalalagyan niya. Alright, guys, nakabit na natin. Check natin, guys, kung mag-e-error pa. Same lang natin gagawin, guys. I-sprint natin. Hold natin ng 6 seconds. Tapos bitawan.
Ito pala na printer guys, matagal pala itong nakatambak. Yun ang reason na kinalawang yung loob. Sabi ni client, 1 year ito hindi nagamit. Dahil genuine yung ink na ginagamit, ilang cleaning ko lang, bumalik agad yung quality ng test print.